Ito, kukunin, didiretso ko na lang ito dito. Ayan, may lumapit na ng stingless, inaago. Amoy na. Yung amoy niya ay medyo maasim-asim. Sour, to. Ano, distinctive. Oo. Maasim-asim na may halong tamis. Yes. Kakaiba, ano? Medyo strong pero masarap. Saka, pwedeng gawing suka. Oh, pwede. Ang bagay sa kanya lalo, yung sa veggie salad. Ah. Parang vinaigrette. Ah, ganun. Parang ano na rin siya, yung parang balsamic vinegar. Ayun, pwedeng ganun. Pwede mm-hmm. ganun. Ito ay European beast, European no? beast, apis mellifera. Parang may konting medicinal yung kanyang palasa. Parang konting lasang gamot, pero masarap. Ito naman ay galing sa apis serrana. Ito yung Laiwan na native. So, pareho din siya ng stingless bee na maliliit. Ah, hindi. Mas maliit siya sa mellifera. Okay. Tapos mukha talagang ano, honeybee. Honeybee. Kasi yung stingless bee, parang ano lang, napakaliit maliit, lang niya. Maliit oh. talaga siya. Yan, titikman na natin. Suwabe to. Medyo ma-strong yung mas, yan, pagka light honey, sweet. Tapos pagka pa-dark siya ng pa-dark, magiging ano siya, strong. So ito pa, ito dark honey din to, pero sa pukyuta naman. Yung alam mo yung malalaking bubuyog sa yung nangahabol, yung pumapatay ng kalabaw. Oh, ganun? Oo, ganun sila. Hindi siya pwedeng alagaan kasi sobrang delikado niya. Titikman natin yung mga bubbles na ito. Iba din. Iba pag dark, no? Mm-hmm. Medyo may magkakahawig siya dito, pero slightly sweeter. Sweeter. Ito, mas strong. Strong siya na medyo wood. Kumbaga sa ano, parang ano yun, sa mga brandy, mga whiskey, mga wooden. Yung pala ito. Ito, mas sweeter siya. Pero mas gusto ko yung pagka-swabe na ito. Ito yung pollen ng stingless bee. So, titikman ko na. Nakasim. Masin. Ito namang honey.